Kumusta na po kayo? Okay na ba kayo? Medyo nahimasmasan na ba kayo with the nangyaring milestone event sa ating bansa? Katatapos lang ng eleksyon, hindi ba? So, maganda ang tatalakayin natin ngayon. Ano ba ang ating episode title ngayon? From Riches to Rags to Riches. Kadalasan kasi lagi nating naririnig yung From Rags to Riches. Pero alam nyo, parang mas challenging pa nga yung from riches to rags to riches. Kasi naramdaman na niya yung paano yung masarap ang buhay tapos biglang bagsak. So, kadalasan, nade-depress na lang yung mga tao na naging from riches to rags. Ano? But our topic for today really tells us na pwede pang umangat ulit. Pwede maging riches to rags to riches. Okay. So, meron akong tanong sa inyo ngayon. Ano ang ulam nyo mamayang lunch? So, kung hindi nyo alam ang ulam nyo mamayang lunch kasi hindi kayo yung nagluluto, ano yung ulam nyo kagabi sa dinner? May karne ba yung ulam nyo? Kasi, chances are, yung mga karne na binibili nyo ay galing dito sa company na i-discuss natin ngayon. Ang pangalan po ng company ay North Star Meat Merchants Inc. At makakasama natin ngayon for this episode yung founder at saka CFO ng North Star Merchants Inc. Meat Merchants Inc. I'm sorry. So, konting-konting background ano? Kaya riches to rags to riches. Yun pong founder ng company na ito, dati nang may kaya yung pamilya niya. Pero nung nangyari yung Asian financial crisis, sino na ang buhay noon? Back in the 90s. Nako, matindi rin yan ha. Bumagsak yung negosyo ng magulang niya. He was still in school, studying at that time, and then he had this thesis. For him to be able to help his parents, di ba nga kasi nag-financial crisis, ano, sineryoso na niya itong kanyang thesis na negosyo. And fast forward na tayo, 20 years after that, ito na ang pinakamalaking pork and beef vendor sa Pilipinas na may 2,200 butchers and 360 meat shops. So ladies and gentlemen, let's all welcome the founder and CEO of North Star, Mr. Anthony or Tony Nang. Good morning. Thank you, Ms. Rose. Ang nakakaano po yung introduction. Maraming salamat po. And good morning also to each and every viewer no, from the different okay, platforms. So yung mga, thank you for joining us. Yung mga nanonood, Tony, sasabihin ko, siya po ay CEO ng isang malaking kumpanya. Hindi po siya Korean star. Butcher siya. Oh, di ba? Sino ba dyan sa mga nanonood ngayon ang mga mahihilig sa mga Korean novela or sa BTS? Tony, kilala mo ba yung BTS? Ano yata yun? Baboy, taba, saka ano? Sinigang. Ano yan? Sobrang sikat yan na Korean band. It's a boy band. Yes, it's a boy band. That I don't know if I'm correct kasi hindi rin ako expert sa mga Korea matters. Ano? Parang kasing katapat na nila yung Beatles. And some are even saying that they're even bigger now than modern day Beatles, no? Oo, grabe, no? Yes, pero syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, hindi talaga yung mga boy band at saka yung mga ibang Korean novela effect, no? Pero itong North Star. But I think it is best for us to bring in na yung inyong money man, di ba? Yes, of course. Sige, let's all welcome the Chief Financial Officer, the CFO, and also a Director of North Star, Mr. Jed Tan. Woohoo! Hello po. Good morning. Ayun. Excited to be here. Binasa ko lahat ng books ni FQ Ma'am.
Ayun! Sasabihin ko ba, Jed, sa mga viewers natin, ito pong si Jed, actually, inaanak ko yan sa kasal. How many years ago was that, the wedding? Ah, 6 years ago na. Ang tagal na po. Oh, 6 years ago. Yeah. Talaga. So, election year din pala kayo kinasal, ano? Yes, oh, election year rin. 2016. Pero, Tony and Jed, we have this tradition on Money Lessons with FQ Mom. Now, we ask our guests to share with us their childhood money memory. So, sinong gustong mauna kaya? I don't know if this is childhood. Baka ano kasi high school na ako nito, no? I think yung pinaka naalala ko is the first time na introduce ako sa stock market. So I was so excited. Siyempre, tingin ako online. Buti at that time, uso na yung or nagsistart na yung online trading, no? So pasok ako, lahat ng ipon ko at lahat. Ang unang ginawa ko, nag-invest ako yung mga pinakamalikot na stocks. So yung umaakit ng 20%, babagsak ng 30%. Parang okay, malaki kita rito, 30% isang araw, ganun. But of course, after ilang months, no, na-realize ko na kahit kumikita minsan, lugi pa rin. So I guess doon ako natuto na parang tumingin talaga ng kumpanya, tumingin ng stock. Na any investment, I think hindi lang sa stock market, no? You have to look at the underlying na kumpanya or asset. Kung anong laman, kung kumikita ba talaga yan, may totoong negosyo ba yan, ganyan. So doon ako tumingin sa kumpanya, mga SM, Ayala, yung mga ganun. Until natuto na ako, doon din naman yung hilig ko sa finance. Mm, so hanggang ngayon, from, very fundamental ako. Mm. Yeah, from Chupita Stocks, naging ano ka na, yes, blue chip investor ka na. How about you, Tony? well, mine is more straightforward. I remember when I was young. When I say young, siguro mga 8-9 years old, young. So starting from that age, wala akong summer vacations. No? Wow. Two things lang yan. I'd been binondo doon sa tindahan nila dad sa kanila mga kapatid niya. Kaming magpipinsan ay yung mga inuutusan para kumuha ng piyesa, maglinis ng piyesa, bumili ng mga merienda nila. And we'd be given a parang certain allowance every day. Iniipon ko yon. And of course, kung happy sila sa'yo, bandang Christmas, they give you those angpaws. And of course, yan ang bonus mo, no? And then, kung hindi naman sa dad ko, doon naman sa mom ko, she had a business before na nag-i-import sila ng houseware. So, I remember also na nagdi-discarga kami that time ng container sa Marikina pa ata yun, yung warehouse. And then, nag-deliver kami sa isang dyan supermarket sa Makati, no? Nagbababa kami. So, pinasasama niya ako doon sa delivery. Counter yun, tatlo kami. Dalawa kami yung pinante sa akin driver. So likewise, I'd be given an allowance, no, and I'd share that. Alam ko pa, and Pizza Hut yan, pizza favorite ko yung bata ako. Pizza Hut ako, kasama ko yung driver sa Fernando. Ayun, may share ganyan. So happy na ako. Ganyan lang. So niipon ko yung counting ano na yan, allowances, and of course pag Christmas, yun, or ano, may nakakabili ako ng toys na gusto ko. Something of that effect. Anong age mo noon? Nung unang beses ka na pinagtatrabaho na during summers dun sa mga negosyo ng magulang mo? If I were to recall na talagang clear siya, mga 8. Wow. I even remember one summer when si Mom went to the US to do a buying ano. Parang tour yan, may mga expo. So sorry guys, but tayo dito. Kabiyat. Parang iniba pa yung age ko, no? Pinataas. So she asked me to go to the booths to talk to the companies, no? Para naman maniwala sila na ano. So I was 12 then, I remember, and they kind of, I kind of pretended to be 16 or 18. I don't know how that worked, no? So yun ang mga ano, early experiences natin siguro. Oo. Ang galing, ano? Alam mo, usong-uso sa mga Chinese-Filipino families yan, yung pag-summer ng anak mo, magtrabaho ka dito sa negosyo natin. Yes. So, yeah. Meron ako isisingit na tanong. May mga anak na kayong dalawa. I mean, I'm sure Jed has 3 already. Yeah, ano? How old is Maui now? Maui is 4. 4, okay. Sa ikaw, Tony, may mga anak ka rin? 1. 1.5 years old, so I'm a new bata, dad. Bata. Very, very, wow, congratulations. Yeah, yeah.
Started so, late tanong, for... late bloomer. Huli man ang pagong, dumarating din. Bago yun, ha? So, ang tanong ko sa inyo, gagawin nyo ba yan sa mga anak nyo? Pagtrabahuin? At least for me. At least for me, most definitely. Kasi, ano eh, wala siyang karapatan mag-enjoy ng anumang ano na privileges kung hindi niya pinaghirapan. That's one very very important lesson I learned in this life. Oo. And I use that word strongly, karapatan. Wala kang karapatan if you don't work for it. Walang karapatan. Parang maganda yung dinidelineate mo kung ano yung wealth ng magulang dun sa wealth ng bata. Kasi nga kadalasan, 'di ba, they say nga the third generation, nakakalimutan kasing gawin 'yon eh. Nakakalimutan nilang ipadama doon sa mga anak nila kung ano yung mga hirap, mga sacrifices na dinanas nila. Nagiging ewan ko ha, itong term na to, Jeprox. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba? Laki sa layaw, Jeprox. So, pag ganyan na nangyari sa mga anak natin, parang sayang hindi nila nadama, hindi nila naramdaman, na experience. Kahit na sometimes I don't know if you also resented working during your summers when you were younger. When I was young, yes, kasi papatayan ka ng aircon maaga pa. Meron 'yun eh. Because I used to sleep with my parents, no? So sayag ako ganyan. Pag ano, syempre masarap ang tulog pag bata ka, masarap tulog mo eh. Patayan ka ng aircon. So, alam ni Jed yan. I don't know, but ganun sa, well, at least sa akin po, ganun ang nangyari, no? Patayan ka ng aircon, tumayo ka na dyan. Magbibinondo na tayo. Pasok na tayo. Are you the bunso, Tony? No, I don't have siblings. You're the uni ko iho talaga. Wow. Okay. Kaya totoong Jeprox po ako dati. Nagbago lang ako. Jeprox tayo dati. Okay. So ayun ano, para pinapakita nyo how those childhood money memories really affect the way you deal with money now. And yes, yun nga, sabi mo, ikaw, feeling mo, walang karapatan yung anak mo. Kaya papadap. So yung one-year-old, ano ba, boy, girl? Boy. Ayun, yung one-year-old boy, maghanda ka na at age, anong edad natin to patatrabahuin? Ano nang siya? Medyo lasapin na niya yung meron niya ngayon. Sama-sama sila mag-butcher nila, Maui. Oo, mag-butcher sila. But seriously speaking, what we do for them. Yes. They may not understand it. Yes. Well, ako, it's a fresh, almost fresh realization. Ganun pala yun. Ano? Pag hindi mo nadaanan, pag hindi ka na naghirap man lang to a certain degree, pag hindi ka nagutom, wala talaga. Yeah. And I think that's the problem of, yes. And I think yun po yung sinasabi nila kanina with regards to Jeprox. Eh, kampante po yung mga ibang, ano na dyan, unfortunately, no? Nakampante na. Uh-oh. Yeah. Baka ma-spoiled brat, ika nga. So, kanina, binanggit ko na, di ba, thesis mo to sa UANP. Pero yes, pwede mas ikwento mo sa amin. Ganda mo yung, ikwento mo para maramdaman namin what you went through. You were in college already at that time. Sure. Okay. Gawin nating makulay, no? So, yun nga. after high school, I didn't wanna study na. Oh. Yeah. I wanted to work na lang doon sa tindahan nila dad because okay naman, dyan ako lagi nag-summer. Medyo gets ko naman yung piyesa ng sasakyan, ng truck actually. Diba, I witnessed that money was pretty good there. So okay na ako, no? Masaya na akong ganyan. But still, my mom insisted, no, you take those exams, subukan mo pa rin. So hindi ko na sasabihin which school. Sinadya akong i-coloring book yung mga entrance exam. And when I say coloring book, limang A, limang B, limang C, limang D. So, hindi ito maganda. Wag tutularan ng ating mga... Wag po, napakamali po nun. Pinagsisisihan ko po yun. So, yun na, wag nating tutularan. Sandali, so, ginawa mo yan, question, ginawa mo yung coloring book style ng pagsagot ng mga entrance exam kasi ayaw mo talaga mag-college. Yes.
Akin pa rin naman talaga kaya sagutin, hindi naman ako gano'ng katalino. So hindi rin talaga. Useless. Okay. Hindi po ako gano'n ka, kumbaga, I don't think I was really intelligent. Especially. Well, when you say intelligent, kasi marami intelligences yan eh. Yeah. Academic. Yeah, okay. Okay, yeah, let's continue. Wala po. Pero sa paraan ng pagtatrabaho, masipag naman ako since bata. Okay, sige. So fast forward, here comes the entrance exam sa UANP, University of the Asian Pacific, nasa Ortigas. I don't really think I passed that, but the criteria of my course at that time was more on EQ, diskarte. So okay. there was a panel, no, interview. We were called in, two sections pa kami, two batches at that time. And then my yung program director at that time, who's my mentor, he was the one interviewing us, no, Fernando Lukban. He's the one. So we were all asked a certain question, and mm-hmm. based on that question, siguro doon nila ma-gauge, no, kung ano tayong klase in terms of EQ level, ano. So I was accepted based on that merit na wow. may diskarte yung sagot. So all boys course yon, all boys kami, malungkot ako noon. Talaga? Nagkataon lang? Hindi ko alam, pagpasok ko ng first day, I was so excited. Sabi ko, oh, syempre, bata ka. Yay! You know, I'll meet ladies now. I came from exclusive all-boys school also. So sabi ko, eto na yung time. Binatan. Wala, or pagpasok mom. Ko. Anong nangyari? Ba't puro lalaki na naman dito? Ayan. So all-boys course kami. And the reason for that, because obviously, women, the ladies mature faster. They're more intelligent. They're more creative. Everything that has to do with a successful entrepreneur are more innate in a lady, no? In women. You're more organized, but at the same time, you're more creative, di ba? Even biologically, women are more tolerant to pain, no? So sacrifice, yeah. All of these yeah. things are business, eh. So ganon. So all boys score. So ganon yung story. And then fast forward again. The course did not have a thesis. The thesis was to come out with a actual business, no? When I say come out, tatlo po yun. You either revive a business that has lost, create entirely a new one, or you innovate, and you have to prove that when you innovate it earns more, no? It becomes more productive, you expand. Ganda. So yun po yun. First 2 years, yan, set, wala pa kami doon. Third year, you set it up. You really register it, DTI, blah, blah, blah. Wow. No? And then fourth year, you have to be able to prove that you're making at least 20,000 a month. Okay. Kasi, nandun pa banda yung minimum, na, kumbaga, to have a more comfortable day-to-day life. 20,000 at the time, 90s, okay pa eh. So, okay. 20,000. If you don't graduate. Ganun kasimple. Ah, okay. So, ito na yung tinayo mo? Third year. Since third year. So, yun po yung parang catch, no? Kung bakit relatively, medyo bata-bata pa tayo, pero yung business, let's say, it has very mature age of 23 years. Because I started that business during our, well, at least my third year. What made you choose that kind of business? Well, my mom is a true blue entrepreneur. At that time, she had her farm, which was hit, like you said earlier, by the 97 crisis. In her mind, vertically integrating the business is to put up a meat shop. That one meat shop she put up in Iloilo was where I got very much involved in. Wow. And I brought that meat shop to Manila. Manila. Yun na rin ang naging thesis ko. So when we opened that meat shop in Iloilo, I remember very clearly that was December last week, third week. Because we spent Christmas, sobrang busy, first week of operation. Uh-oh. So I was separated from dad, ako lang and si mom, hanggang mag-close yung tindahan. I remember very well that night, we had just two of us eating our Christmas Noche Buena. Noche,
in Chowking, in Atrium, Iloilo. May dalawa lang kami, I was driving. So ganun, ganun. It's very memorable. I remember all of these things. Wow, nice. And then, Jed, paano ka naman na-involve dito sa North Star? Magkakakilala okay, na ba kayo? Yeah, so si Anthony has been a family friend of ours, no? Tagal na, more than 10 years na siguro, no? So, he's a good friend of my dad. Tapos, medyo lumalaki na yung kumpanya nga, nag-usap sila na maybe I can help sa mga finance kasi, you know me po, di ba, background ko talaga is really finance, investment banking, gano'n. So that's why I came in a few years ago to help Anthony on that side of the business naman, no? So that's how we, together. So far we've been working for, I think, 5 years and so far so good naman. That's good. So, pwede bang ikwento mo sa amin para mas maintindihan namin the product, the service of North Star? So, how do you go about this? So, may mga kanya-kanyang farms ba yan? And then you contact them? Paano? Ano yung sistema? Business flow? Ako, in a nutshell, no, when we purchase that 1 kilo of whatever meat no, sa meat counters, all of the behind the scenes, the magic behind those counters, that's our business. So I will let Jed elaborate on that. No? Jed, sige nga, i-ano mo yung end-to-end code natin. Oh. Kasi when you buy meat, no, pag pumunta ka sa supermarket, nakikita mo na eh, bili ka liyan po, bili ka samgyupsal. Pero if you rewind kung saan ang galing yun, syempre magsimula yun sa buhay na baboy, di ba? Correct. So yung buhay na baboy, kailangan mo ikatay. So pagkatay mo naman, kailangan mo paminsan i-blast chill, blast freeze. Tapos pag ma-blast chill freeze, napatay na yan. Kailangan na maayos yung cold, tinatawag natin cold chain. So kailangan may storage ka na, may cold logistics ka na at lahat. Tapos pangalawa, kung yung baboy nilagay mo sa meat shop, kung binenta mo yun, marami kang pwedeng itapon doon eh. Ibig sabihin, karamihan ng mga bibili ng liyempo, ham, yung mga hilig natin, no? Adobo, ganun. So, paano yung mukha? Paano yung mask? Paano yung ibang parts na hindi masyadong ano? So, yun naman, kaya meron kaming cutting plant, processing plant. Para yung, kunyari, yung face mask, pwede namin gawing sisig, ganun. Marami kami maikot-ikot. Tapos, even yung purchasing namin, buong mundo, buong Pilipinas, bumibili kami. Kaya yun, dyan nagiging tricky nga yung operations kasi nga, how will you have that much cold chain all over the Philippines? Oo, pwede lang ako makisingit. Kailan pumapasok yung North Star? Hindi kayo yung nag-grow ng mga pig and ano, di ba? Hindi. Where do you enter? Purchasing okay, so, from? So farm right. Farming is a completely different business. Yes. Yes. May ibang set of expertise in risk yan. Now, our business is the cold chain logistics na end-to-end. Cold chain. It starts from the farm. We pick up the live pig or beef, wow. Cow, yung livestock. We of course, in a humane way and a compliant way, we slaughter that. Oh, we bring it to our storage. We cut it down into portions. When you say portion, it can be for retail. Or in primal portion, which is for the stores. So we transport pakitaan natin it to... ng picture kaya. Baka para mas maintindihan ng ating mga viewers. Sige nga. Ayan. Ayan ang primal. Okay. So ito ito yung that's anong part ito? Those are... this is the cold room to house carcass. I think kinakahang dyan are beef. So that's how you should maintain it. Kaya medyo foggy siya because obviously of the temperature, no? You have to keep it in a proper, maintain the temperature. And then you have PU flooring there to make sure that it's compliant, very clean. That kind of flooring kasi is, keeps the temperature, no? Because mas less porous siya and prevents also or helps doon sa anti-bacterial activity yung propagation ng bacteria. So ganyan, may science yan yung kwarto na yan. Yeah. Just so house this year. Ang laki pala, sinusundo, kumbaga susundin nyo na or dinedeliver sa inyo yung livestock, no? Yung buhay na baboy, buhay na baka, tapos kayo na ang gagawa niya. Yes. That's just one room, actually. Yeah, I'm sure.
Do you have any estimate kung anong percentage ng market, meat market, ang hawak ng North Star? I think the data right now, kasi mahirap po ma-capture yung buo, no, if we include the wet market. Wet market kasi is a very fragmented selling space. No? Mahirap yung data, tapos may mga talipapapa ng mga informal wet market. So data there is quite inaccurate. What we have is the modern trade, the supermarkets. Ilan ba tayo dyan? 20.4? Bali sa supermarket, 20%. A little over 20% po yung market share natin doon. Mm-mm. Tapos, so, na both in the supermarket at saka palengke wet market ang meat ninyo, correct? No, no. Ah, just we the supermarket. More on modern trade, yeah. Ah, okay. All supermarket. May, and convenience stores. No? All right. Convenience stores and supermarket. So ito yung mga naka ito yung mga frozen Rita. Na naka-pack na. Do you carry any brands? That is what is unique to North Star. We don't have our own brand. We don't intend to do that, at least in the short to midterm. Wala po tayong forward facing brand. The reason being is that we want to be parang synergistic with the principals that we will be working with. By not having a brand, we become non-competing. So imagine, yes. For example, if I was servicing you and I put up my own brand sa labas, I'd be competing against you. Okay. So parang kumbaga, OEM tayo. Yung mga OEM. Nabi, kunyari, bumili ako na sa Robinsons, kunyari, no? Tapos nakalagay doon, may brand, it's possible na sa inyo galing yon. Nilagyan ng brand ng kung sino man yung binentahan ninyo. Is that how it works? I think a better way of explaining para madaling maintindihan ng viewers natin. For example, Denso of Japan, no? When you buy a Honda, Toyota, Nissan, ganyan. A lot of those components are Denso. So OEM ka, Denso, right? So same here. We want to be the OEM of these supermarket chains, this chain of convenience stores. So what we give to them is to our value to them is that we take care of the nitty-gritty, the very, you know, complicated part of taking care of a fresh section. They end up just focusing on expanding their footprint, no, their store coverage. Yes. Kami na bahala. Parang plug and play na lang kami dyan. That's good. Bali, yung operations po namin sa supermarket, it's not as simple as supply lang to sila magbebenta, no? Yung mga butchers doon, yung operations doon, lahat sa amin po na, ano, pati yung mga cutting machine. So basta kung pumunta ka po sa supermarket sa meat section, lahat na nasa likod except for the freezers and the display chillers. Sa amin na po yun. Kami na po nagte-take over para wala na problema sa supermarket. Ganun pala. Without showing North Star at all. Okay. No need, yeah. Mga silent silent partners or the behind the scenes people. Parang yung DNL, a listed company, hindi naman pinapakita example. Yung DNL in all the products, in the many products that they supply materials to. No? Yes. Okay. We are called enablers. No? We are enablers. We give those branded entities, we take away the more complicated part niya. And they just focus on expanding the brand, expanding the store network. Yes. So siguro para ma-share natin sa mga viewers din natin, di ba? Kasi our title is From Riches to Rags to Riches. Ano yung naramdaman mo nung parang from riches to rags ka? Meron ka bang mga naaalalang experiences mo? Oh my God, di na kami mayaman. Parang ganun. Oh my God, hindi lang ako papatayan ng aircon. Wala ng aircon. May mga ganun peg ba? actually, ma'am, meron. But before I go through it, huwag ka muna ng tissue. Baka... Oh, sige. Ready ako dyan. Maalala mo kaya. Sige, ako rin. Maalala. Oo, sige. Sorry, allergies. Allergies lang to. Ito. Ready na ako. Game. I am listening. No. I'll give you na lang an example. Without naming names, one instance that really parang say struck me very hard. Of course, you have family friends. Supposedly, and you call them family, and you call them friends. So naghirap kami, when I say hirap, na nagbagsak ang business ng mom ko. You know, one of my titas who should be supposedly parang a second mother to me, because that's how she wanted me to address her, called me
Ganyan-ganyan. I won't elaborate on that. Ganyan-ganyan-ganyan. In short, hindi naman cursing, but slightly to that effect. The family and what happened to us. And of course, makikita mo yung mga kaibigan mo na parang hindi mo na kasama, right? Yung mga supposedly tita-tita mo na akala mo, eh ganyan. Nag-iiba po talaga lahat. Nag-iiba. Very sad. Nag-iiba. Nag-iiba talaga. So, I guess that was a pruning process, no, sa buhay ko. At a very young age, I was made to understand by our good Lord na ganito ang totoong buhay. Ito ang mga totoong tao na para sa'yo. Ito ang mga hindi dapat para sa'yo. So, yan nga, dyan pumasok na, halimbawa sila Uncle Mike, no? Real people na hindi mo in-expect, nandiyan pala, umalalay, nagtiwala. So here we are now. I mean, when I say here we are now, we're not exactly the most successful yet or biggest, ano, but nag-iiba. Nag-iiba po talaga. So oh, siguro no, sa mga ano natin dyan, kaibigan natin, huwag po kayo madismaya pag nangyari sa inyo yung ganun. Be thankful because when you pray to God, God, eh, bigay niyo, di ba, usually we pray, God, bigay niyo sa akin yung mga taong kailangan ko para maging ganun, di ba? Para maging mapabuti po tayo, mapalapit ako sa inyo. Honestly, you know, God has a very efficient way of doing things. He doesn't need to add people in your life. He usually just takes out the ones that you don't need. Be it in a relationship, in your pool of friends, or even in your own family. That's what He does. Mm-hmm. And that's what happened to me, at least. Yeah, I like when you described it as pruning. So, hindi ka na masyadong, don't despair because at least now, the true colors are coming out. Parang ganon yung sinasabi mo. Yeah, mo ang ganda nga eh. Hindi ka na pinahirapan eh. You know, the true colors has exposed itself. Mm-hmm. Right? It's up to you na lang to embrace it as quickly as possible. You know, don't sulk in that ano, diba, situation. Yeah.